Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin yung situation mo at saka pagkatapos nito ay ang situation ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Hindi siya kusang bumaliktad kaya in-upright ko. Ito yung cards mo. 8 of Wands, 4 of Pentacles, Page of Pentacles. Sa cards na ito ay pinapakita na may mga magandang nangyayari sa buhay mo. May growth, healing at saka stability sa career man ito o financial. Pinapakita rito yung pagpapahalaga mo sa mga bagay na meron ka sa career man ito, negosyo, financial or love life. Ang ilan sa inyo sa karir, maganda yung position mo. At saka, nagtitiwala din yung mga kasamahan mo sa iyo. Kaya ito yung pinakaiingatan mo. Ang ilan sa inyo sa karir or negosyo, may mga oportunidad na available para sa iyo. Ang ilan sa inyo pinag-aaralan mo or talagang pinag-aralan mo yung karir na pinasok mo. Sa mga single, nakadalawang cards ka na hindi mo makalimutan yung nakilala mo or nakaraang relasyon. Ang ilan sa inyo, nakalimutan mo naman na yung nakaraan pero hindi ka pa ready para sa relasyon. Dahil sa ang ilang single, mas binibigyan focus ang career at saka yung mga personal goals sa buhay. Para sa ilang single, may darating na potential person na parang pinana ni Cupido dahil sobrang may in love siya sa iyo. Itong The Hangman, ang ibig sabihin naman ay tingnan mo yung ibang area ng buhay mo na mas dapat bigyan ng pansin. At saka pangalawang card mo na ito kasi sa career, ang ilan sa inyo, pinapahalagahan mo yung karir mo. Hindi ka nga rin nagsishare ng idea eh. Kasi natatakot ka na yung bang maagaw sa iyo yung karir mo. Meron kasing kompetisyon na nangyayari at saka ito yung person na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Sa relationship naman, tatlong cards na ito ang nagsasabi na maganda ang takbo ng relasyon nyo. Passionate, at saka nagagampanan niyo yung bawat responsibilidad sa relasyon. Ang ilan sa inyo, hindi mo talaga maiwasan na hindi magselos. Ang ilan sa inyo, ayaw mo nang maulit yung trauma ng nakaraan. Ang iba naman ay naapektuhan ka sa naririnig mo, nakikita, kaya naapektuhan ng emosyon at kaisipan. Queen of Cups, the Death, at 10 of Wands. Pinapakita ng cards ng person mo na maging caring at sensitive sa feelings ng iba. Para maibabalik din yung effort o pagmamahal na ibinibigay mo. Ang ilan kasi sa inyo mas nafo-focus na sa mga obligasyon. Ang ilan sa inyo sa financial dahil na rin sa may kakulangan ka, madali kang mapaniwala. Mas mag-isip ng safe at positibong paraan para madagdagan ang kita. At saka, importante yung tulungan sa pamilya. Hindi pwedeng isa lang yung inaasahan. Para, syempre, mabawasan yung financial problems mo. Sa mga single, may potential person kang makikilala na
Nakikinig siya sa bawat sinasabi mo. At saka loyal din siya at saka faithful na person. At magiging magkaibigan kayo sa umpisa. Pero syempre, kung ang ilang single gusto mo ng relasyon, bigyan mo ito ng sapat na atensyon. Kasi may posibilidad na magtapos yung relasyon na bubuin mo. Sayang naman yung pagkakataon kong mawawala sa iyo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay puno ng emosyon, honest yung person mo, at saka secure ang relationship. Itong additional card na The Hierophant, ang advice ay kapag ka nagkakaroon ka ng mahirap na sitwasyon, ay huwag kang makalimot na humiling ng tulong sa Diyos. At saka matuto rin na mag-commit sa anumang sitwasyon, patungkol man ito sa karir mo, sa financial, sa negosyo, or sa love life. Para makakamit mo yung tamang journey ng buhay mo. Kumbaga, kailangan mo din pansinin yung ibang area ng buhay mo. Di ba nga kasi may person na mas focus na lang sa responsibilidad. Kaya nagkakaroon ng misunderstanding, inaakala tuloy ng person mo na one-sided ang relationship nyo. Ang ilan naman sa inyo sa relasyon ay positive ang magiging transformation. Pwedeng engagement o kaya pregnancy. Nakadalawang cards na sa pregnancy. O kaya new beginning. 333, sign of encouragement, anticipate arrival of good news. Naka-apat na cards ka na para sa new beginning at good news. At saka tatlong cards sa growth at dalawang card naman para sa transformation. 1010, if it is meant for you, it will come. Do not stress about what you cannot see. What is yours will always find its way to you. Type 1010 if you're ready. Kailangan mo talagang mas mag-focus sa growth at saka healing. At saka ang advice pa para sa mga nasa relationship ay kailangan mahal nyo ng person mo yung isa't isa. Mali yung card na binalasa ko. Yung mystical card muna. At saka sa pakikipagrelasyon, huwag yung natatakot ka kasi mag-isa kaya pinipili mo makipagrelasyon. Dapat love ang sentro. At saka importante rin na magkaroon kayo ng communication ng person mo. Huwag mong sarilinin lang yung mga naiisip mo or nararamdaman. At saka para makaiwas sa stress, kayo ng person mo sa relationship, magkaroon ng time na makapagpahinga din. Or yung magkaroon ng oras sa isa't isa. Umuulit lang yung reading natin kasi itong inner child ay pinapayuhan ka na magkaroon ng oras sa sarili at saka sa pamilya. Kasi ang ilan sa inyo, stress ka na sa mga iba't ibang sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Itong look in a book, ganun din guys, pinagpapahinga ka talaga para ma-refresh yung isip mo at magkaroon ka ng iba't ibang kaalaman. Magkaroon ng time para sa mga kaibigan, sa person mo, para makakaiwas sa selosan. O kaya maling akala. Ito naman yung mga cards para sa solution. Knight of Cups in Reverse, Ace of Pentacles, at Page of Cups. Itong mga cards na to sa solution, ang ilan sa inyo, meron kang mga desisyon na biglaan.
Kasi pagbabagong pananaw ito eh, para sa sarili mo. At saka, ang paalala ng mga cards, makinig ka rin sa person na kausap mo, mabuti man o hindi maganda ang nagawa niya sa iyo. Ano man ang estado ng relasyon mo or connection, magme-message itong person na ito or tatawagan ka. Ang ilan sa inyo kailangan maghinay-hinay kasi naaabuso ba yung kalusugan eh? Pwedeng sa sobrang pag-iisip, sa alcohol, sa mga addiction, o kaya sa sobrang pagtatrabaho. Kasi merong magandang resulta ito sa future, kaya pangalagaan mo yung kalusugan mo. Ang ilang single, makakamit ka ng potential person na masyado namang obsessed sa iyo. Ipaparamdam ng person na ito na safe ka at secure sa kanya. At saka, maybe ikaw yung mas bata or siya yung mas bata sa iyo. May posibilidad na itong potential person na ito ay matagal nang humahanga sa iyo. Ang ilan na nasa relationship yung person mo sa dami ng responsibilidad niya, hindi niya makayang magampanan yung responsibilidad niya sa iyo. Connected pa itong Two of Swords na ang ilan sa inyo dahil nga sa kahit na stable at secure ang relasyon niyo ng person mo, hindi ka naman niya nabibigyan ng atensyon, kaya nag-iisip ka kung mag-i-stay ka ba sa relasyon or i-let go mo na lang. Kulang kayo sa communication ng person mo eh, sa kung ano yung gusto mong mangyari sa relationship. Yun yung dapat mong ipaalam sa kanya, na mas gusto mo yung happy na relasyon kesa sa nai-stress ka. Itong additional card na judgment, ang ibig sabihin nito ay tanggalin yung pagdududa sa sarili at saka takot. At saka mabuhay ka na tanggalin yung mga pagsisisi base sa mga napili mo. Itong justice naman ay nauunawaan mo na kung ano yung nangyaring tama at mali sa sitwasyon mo. Nakakaya mo nang suriin at balansehin yung sitwasyon na kinakaharap. Itong Nine of Wands naman, kahit na maraming challenges na dumarating sa buhay mo, ay hindi ka sumusuko. At dahil sa patience at pagpupursige, alam mo na deserve mo ang tagumpay at peace of mind.